Ito naman po tayo. Sa ekonomiya naman po. Mas gaganda po ba ang ekonomiya ngayon or hindi? Mas ang 2020 for the Filipino people, maganda ang 2020. Kasi this is the year na magsimula tayo ulit. Kumbaga, nagbukas ka ng isang bagong regalo. Pag ang inaisip mo ay isang itong positibo at mas magaang, tuloy-tuloy ang 2022 para sa pag-aang ng bawat Pilipino. Sa maganda ang year of the rat. Pag kumakat ang ekonomiya, ibig sabihin marami rin po sumisipag na, kaya ganun, di ba? Nagtutulungan na tayo mga Pilipino. Yes, Stargazer. Ang magiging magandang mga negosyo, sa mga gustong magnegosyo, subukan niyo yung mga online, no? Kasi competitive at saka marami pa talagang lalabas sa mga produkto. So, wag po kayo mag-aspire na, limbawa, masyadong malalaking mga kainan or restaurants. Start first with online business. It will really be big, no? Ang online business. So, paano nyo malalaman kung okay kayo sa negosyo? Kasi marami nagtatanong sa amin, ano negosyo? First, ako kasi nakikita kong ora ng tao, alam ko kung para sa negosyo. But, ang gagawin ninyo ay subukan ninyo sa maliit na paraan, magbenta kayo. Tingnan nyo. Hanapin nyo yung produkto na akma sa inyo. And pag napaikot mo ang 100 at maging 200, 300, umpisahan nyo na. Oo. Pero kung hindi mo kaya na palaguin ang 100 piso, huwag na pong papasok. Ganun yun. Yan. Okay. Ito, Stargazer, Miss Jovi. Total, kakatapos lang ng ating Miss Universe at hindi natin nabag yung crown. Etong 2020, sa tingin ba natin mababawi natin ang crown, ang corona? Okay, kasi ang pagtingin, ako kasi, when I look at the Miss Universe, I look at the candidates. Kasi yung aura, tinitingnan ko. Nakikita ko ang winning aura. Kaya as of now, kung tatanungin mo ako, wala pa akong naaninag sa aking mga, sabi mo, o sa aking radar, na may pumasok na Miss Universe na candidate. Sana mahanap at pumasok siya. Pero sa ramdam ko pa ngayon na pang Miss Universe, eventually we will get it. Pero sa ngayon, di ko pa kasi nakikita. Makikita sa aura. Okay. Wala pa. Yes, Miss Jovi. Di ko rin makita na papasok tayo, no? Pero siguro finalist or maybe top, baka pumasok. Grabe, no? Kasi sa dami ng mga kandidata, diba, all over the world. Kaya minsan, kaya pag nananalo tayo, talaga naman, diba? Ang saya-saya natin. Oh. Pero Miss Jovi and Stargazer, paano kung nasa harap nyo na, ito, kausap nyo na, ang next maging Miss Universe? Ha, saring lang. Saring lang kami. Binuang lang. Ito po, saang larangan pa po yung nakikita nyo na ngayong 2020 ay magbibigay sa Pilipinas ng glory yan. And maganda pride. Yan. Hindi lang naman tayo sa lahat sa ganda. Tandaan ninyo, maraming matatalino. Okay? Ang robotics, ang mga bata ngayon nagkakaiba. Ang mga debating teams, no? Ang mga math wizard natin. Yan. Aangat yan. Taekwondo. Yan, yung mga sa sports natin, aangat pa rin. So of course, hindi lang kilala ang Pilipino sa Miss Universe or any international pageant. Pero ang talino ng Pilipino aangat pa ngayon. Wow! Yes, Miss Jovi. Tandaan natin yan. More on sport talaga, gagawa tayo ng pangalan sa sport. Pero may isang talento ang Pilipinas, I mean isang artista ang nakikita kong makikilala. So gagawa yan ang pangalan yan. Sa international yan. Para siyang may sinalihan and then wow. Nabigyan ng pangalan.